Hello, good day mga boss. Welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin na this time, etong tungkol sa civil engineering idea in reverse. Bibigyan ko po kayo ng iba't ibang idea tungkol sa reinforcing bars natin o sa bakal na ginagamit sa construction. Sana po panoorin nyo itong videong ito kasi napaka-importante po ng alam natin yung iba't ibang ideya, no? Tungkol dito sa bakal. So, step by step po nating pag-aaralan kung ano po yung dapat nating malaman tungkol sa bakal. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa video nating ito. Ang unang ideya na ibibigay ko po sa inyo, no, tungkol sa bakal na yung reinforcing bars po natin, no. Bali may iba't ibang commercial length po 'yan. Ang mga commercial length po 'yan, no, iba't ibang haba na nabibili natin sa mga hardware, no. Ito po yung standard natin, no. Bali yung pinakamadalas po, no, yung 6 meter commercial length. Kung magpapagawa tayo ng mga gusali, mga bahay, no. Ito po 'yon. Tapos meron po tayong 7.5 meters na haba rin, no, na commercial length. Merong 9 meters, merong 10.5 meters, meron din pong 12 meters at meron din pong 13.5 meters. Ayan po yung iba't ibang commercial length ng mga reinforcing bars natin, no. Napaka-importante po na alam natin yung mga commercial length na yan. Pero ang pinaka-common po itong 6 meter commercial length. Punta po tayo sa susunod na ideya tungkol sa bakal. Ang susunod na ideya, boss, tungkol sa bakal na ibabahagi ko ay ang rebars diameter, no, in metric system. Bali, yung mga iba't ibang diameter ng reinforcing bars natin, no. Bali, ito po yung taba ng bakal, no? Bali, meron po tayong 6 mm diameter. Meron po tayong mabibili na 8 mm diameter, 10 mm diameter, no? Madalas ito ginagamit sa mga anilyo natin, no? Yung 12 mm diameter, ganun din po, no? Minsan sa anilyo din ginagamit 'yan. Tapos sa main bar ng biga natin at saka sa poste, madalas natin ginagamit din yung 16 mm diameter, no? Meron din tayong 20 mm diameter, yung 25 mm diameter, meron din tayong 28 mm diameter, 32 mm diameter, meron tayong 36 mm diameter, 40 mm diameter, at 50 mm diameter. Ayon po, no. Bali sa ibang bansa, no, yung mga diameter ng bakal na 'yan, meron pong ibang diameter silang gamit, no. Yan po yung sa metric system o yung sa mm. And then meron din pong katumbas 'yan, no, doon sa English system naman, no, o yung sa mga inches natin, no. Bali merong number 3, bali number 4 na bakal, no. Diameter ng bakal, may number 5, number 6, number 7. Meron ding tinatawag na number 8. Ito yung madalas na tinatawag nating D1. Merong number 9, number 10, 11, 14, 18, at iba pa minsan, no? Okay, kaya lang bago tayo tumuloy mga boss sa next topic natin, no? Pakipindot lang po pala yung like sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Pakipindot pala yung subscribe notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Merong all rebars, not rebars, labor cost and material cost, merong project management. Kung ayaw nyong malugi yung mga project nyo, madelay, no? All shapes tsaka all videos. Sana po panoorin nyo yung mga playlist na ito. Maraming salamat po. Bali, ang susunod na ideya na ibabahagi ko mga boss, no, dito sa bakal, meron din tayong tinatawag na rebars grades, no, o yung mga grado ng bakal, no.
Sa mga bakal kasi mga boss, no, meron tayong tinatawag na non-weldable at saka weldable. O yung mga bakal na pwedeng weldingin at hindi pwedeng weldingin, no? Dito sa Philippine National Standard Grade, no? Bali, meron tayong grade 230, katumbas niyan na grade 33 sa ASTM, no? Then white 'yon mga boss, no, yung kulay niya. Pag walang yung dulo ng bakal, boss, mga white 'yon. 'Yun ang ibig sabihin niyan, no? Bali, merong grade na 275, katumbas niyan sa ASTM 40, grade 40. Yellow naman yung kulay ng dulo ng bakal, no? Bali, hindi po pwedeng weldingin 'yan, no? Meron ding grade na 415 sa PNS, no? Sa ASTM 60, green po 'yon. Bali, yung dulo ng mga bakal natin parehas na green ang ibig sabihin niyan, hindi pwedeng weldingin. Yung pwedeng weldingin na mga boss, no, yung kabilang dulo puti pero yung kabilang dulo naman pula. Pwedeng weldingin 'yon, boss. Pwedeng safe weldingin 'yan, no. Grade 230 'yon sa ASTM 33. 275 naman 'yon na bali grade 40 sa ASTM. Yellow naman yung isang dulo and then yung isang dulo naman pula. Safe weldingin 'yan mga boss, no. PNS grade 415 bali katumbas sa 60 sa ASTM. Green yung isang dulo naman pula. Safe weldingin 'yan. Pagka may pula sa kabilang dulo mga boss, safe weldingin 'yan. Ayun yung dito sa rebar sa grades mga boss. Ang susunod na ideya na ibabahagi ko mga boss, no, tungkol dito sa reinforcing bars o rebars, etong weight ng bars per linear meter, no. Ang formula po niyan, no, D square divided by 162 o yung diameter square divided by 162. Kung sa weight of bars per linear foot, no, meron tayong formula na ginagamit, no. D square or diameter square divided by 533 naman, no? Kung ano yung diameter ng bakal, i-square nyo lang o itatimes nyo lang sa sarili niya, yung answer nun mga boss, di-divide nyo lang ng 533. Kung weight ng bar per linear foot ang gusto nyo, no? Kung D square divided by 533, bigat ng bakal yan per pie or bawat foot, no? D square divided by 533 ang ginagamit natin. Per linear meter, D square divided by 162, no? By the way, mga boss, no, meron akong isang video sa mga formulang ito. Sana boss panoorin nyo yung video na yon na detalyadong-detalyado kong diniscuss sa video yon yung dalawang formula na ito, no? Yung diameter square divided by 162 per linear meter weight ng bakal yan, no? Yun namang D square divided by 533, yung weight per linear foot ng bakal. Sana boss panoorin nyo yung video kong yun. Ang susunod kong ibabahaging ideya mga boss, no, tungkol sa bakal, etong tinatawag na types of rebars, no? O yung uri ng mga bakal, no? Bali, meron tayong tinatawag na deformed rebars, no? And then mild steel round bar, meron din tayong mild steel deformed bar, no? Stainless steel rebars, no? Meron din tayong thermomechanically treated bars, no? Deformed carbon bars, epoxy coated plain bars, no? Meron din tayong epoxy coated deformed bars, no, mga boss, no, plain carbon bars at iba pa, maraming klaseng reinforcing bars mga boss, no. Meron akong isang video rin na tungkol dito sa types of rebars na ito. Sana panoorin nyo mga boss, no, yung types of rebars dun sa video kong yun. Detalyado kong diniscuss, pero dito pinakita ko lang na may mga rebars na ganito. Dito sa susunod na ideya mga boss, mababasa natin doon sa marka sa bakal natin na merong mga letter yan mga boss tsaka number, no. Bali yung ito yung nakaturo, no, yung H na yon, yan yung point of origin, no.
And then yung 11 naman na mga boss, yan yung size ng bakal. Merong 3, 4, 5, yung parang tinalakay natin kanina, 10mm, 16mm, no, mga ganun, no, size ng bakal yan. And then yung namang S na yan, type of steel naman yan, boss, no, merong S, carbon steel yon, yung W, low alloy steel, no, yung SS, no, bali stainless steel, ganun yun mga boss, no. Yung namang 60, minimum yield designation naman ang ibig sabihin nun. Sana mga boss, no, nagustuhan nyo itong video ko dito sa Civil Engineering Idea in Rebars. Bago tayo mag-exit mga boss, no, isa-shoutout ko lang pala itong mga magagandang YouTube channel na ito, yung Katrabaho TV, yung Batman Mix Vlog. Sana po panoorin nyo yung mga channel na ito, magaganda po ito. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.